Yo, what is up mga Lodi? So, nandito tayo ngayon sa MacArthur Highway. Tayo po ngayon ay magpaparehistro ng ating sasakyan. So, ako lang mag-isa. Wala akong kasama. Yan. And, nag-day off tayo ngayon para masikaso natin yung sasakyan. So, papagawa natin yung preno. Tapos, paparehistro natin. So, alamin natin kung magkano yung ating gagastusin. So, ang unit natin ay DA64W. So, naka-minivan tayo mga Lodi. So, first time pala natin itong marehistro dito sa Pampanga mga Lodi. So, last registered nito is doon sa Davao. So, 2021 yung huling registered natin dito mga Lodi. So, tignan natin kung magkano yung penalty natin. So, malapit na pala tayo. Sa Walter tayo mga Lodi. Nandito kasi yung emission ng mga sasakyan. Although, meron naman doon sa sakop. Kaya lang dito tayo nirefer mga Lodi. Okay, so antay tayo ng pila dito. Nakapila tayo. Tayo na yung next. At kailangan pala mga Lodi, meron kayong dalang signage. Kapag tayo'y nasiraan or huminto tayo sa gilid, kailangan may dala tayo niyan. So, pinaka-requirements yan. Bago tayo magpa-emission, no? So, meron namang nabibili dito mga Lodi sa gilid lang ng LTO dito sa Walter. So, 350. So, tapos na tayo. Pipila na tayo dito. Ayan, tayo na yung next. Next tayo sa malaking van. So, ang gagawin natin, iiwan natin dito sa nag-a-assist at pupunta tayo dito. So, iaabot natin dito mga Lodi yung ating photocopy na ORCR. Tapos, dito na rin tayo magbabayad ng 950 para sa emission test natin. So, antayin natin na matetest ang ating sasakyan. Ayan, tayo na yung kasunod. Ayan ang mga Lods, titest natin dyan yung preno, yung side mirror, yung makina, yung may mga tumatagas pa na mga langis, so whatsoever. So lahat i-check mga Lods. So pagkatapos nyan mga Lodi, punta tayo banda rito. Ayan, dito na iaabot yung result ng ating pagpa-emission. Ayan, mga 5 minutes lang mga Lods. Iaabot na sa'yo at kasama yung susi ng sasakyan. So, pwede naman pala dito mga Lodi na dito na lang din mag-renew. Kaya lang, doon ako sa sakop dahil meron akong additional, no? Meron tayong paso ng 1.5 years. Dahil hindi tayo nakapag-registro last 2022 hanggang ngayon. So, I'm sure medyo may dagdag yung babayaran natin. So, ayun na nga mga Lods, nandito na ako sa LTO ng sakop. So, ang gagawin naman natin dito ay i-check nila yung ating makina number and then kukuha tayo ng insurance mga Lods. Dito lang yan sa tapat ng LTO. So, lalakarin natin. So, may nag-a-assist sa atin. So, sinamahan tayo para mas mapabilis. At dito mga Lods, mag-antay lang tayo ng mga 5 to 8 minutes at may babayaran tayong 1,250 sa mga nakasasakyan na medyo hindi naman masyadong malaking sasakyan. So yun, mabalik na tayo dito sa loob ng LTO mga Lodi. Ayan, so pwede pa tayong humabol. Time check natin mga Lodi is already 4:30 something. Ayan, may mga nakapila pa rin yan mga Lods. So, antayin na natin dito yung pinaka-final kung magkano yung babayaran natin. Ayan, dito sa window 5, ipapasa yung ating papers na nanggagaling dun sa emission test. At may babayaran tayo ditong 1,000 para sa ating additional fee. And then yung pinaka-bayad natin. So, 5,010 yung renewal ng ating 2023. So, total of 6,010. So, yung binarayaran ko lahat mga Lodi, 350 sa signage, 950 sa emission test, 1,250 sa insurance, 1,000 sa additional fee, at 5,010 sa official receipt ng ating LTO. So, total of 8,560. So yun lang mga Lodi, sana nakatulong lalo na sa mga first timer natin na magparehistro ng ating Japan Surplus minivan. So yun lang mga Lodi, so thank you for watching.